paano papalakasin yung katawan natin. Ito po yung tip natin. Ang isang mahalagang tip, yung pagkain ng mga prutas at pagkain na mataas sa vitamin C. Okay? Tingnan natin kung makakatulong to sa inyo. Pakita natin, Doc Lisa. Actually, ito ang recommended nating vitamin C bawat araw. Mababa lang, 90 milligrams lang, 75 milligrams, lalaki, babae. Ito yung mga sources ng vitamin C sa pagkain. Broccoli, strawberry, citrus, kiwi, pineapple. Tapos meron ding alleged health benefits. Pero hindi pa proven. Explain ko sa inyo ano yung evidence-based. Ito, base lang to sa Google ng mga pictures. Sabi nila nakakatulong sa immune system, sa mata, sa stroke, at iba pa. Pero explain ko sa inyo ano yung mga evidence mamaya. Katulad nito, pagdating sa sipon, gumawa na sila ng evidence-based trial. Nakita nila, sa maraming pagsusuri, mukhang may tulong konti sa sipon. Nababawasan ng 50% ang pagkaroon ng sipon. Medyo umiikli ang tagal ng sipon. Kung 7 araw, nagiging 5 araw. At yung pagpasok sa school at sa trabaho, mas tumatagal pag umiinom. Pero base lang to sa 6. So mukhang may benepisyo konti sa sipon. Ito yung mga pagkain, no? Pakita ko lang, Doc Lisa. So base doon sa mga pag-aaral, pagdating sa sipon, parang may benefit yung vitamin C, lalo na sa pagkain. Pagdating sa stress, may isang meta-analysis ng vitamin C na pwede rin makatulong konti sa taong stress, kulang sa tulog. Pagdating sa balat, may tulong din konti ang vitamin C kasi dahil sa collagen, kailangan natin ng vitamin C paggawa ng collagen. Pagdating sa stroke, kung nakakatulong ba ang vitamin C-rich foods, hindi ganun ka-sure. May pag-aaral na may benepisyo, may pag-aaral na wala. Pero base dun sa isang pag-aaral, 42%, ito, American Journal of Clinical Nutrition, 42% less stroke pagkakain ng maraming prutas at gulay na may vitamin C. Pagdating sa mata, kung may benefit, hindi sure. Yung sa macular degeneration, baka. Pagdating sa cancer, actually sa cancer may benefit. Ang pagkain ng prutas at gulay, yon proven. Pag mga vegetarian, puro prutas at gulay, bababa ang cancer risk mo ng 3 to 10%. Ganun kadami ang mababawasan kumpara sa pagkain ng mga karne. Okay? So yun po. Pagdating naman sa mga virus, ito mga bagong epidemic, hindi natin masabi eh. Pero kahit papano, mas malakas ang katawan mo. Para kung meron tatama sa atin, mas meron tayong panlaban. Hindi naman makakasigurado na porke kumain ka nito, safe ka na. Pero at least, nakahanda yung katawan mo. Siguro parang boxing eh. Yung isang boksingero, puro potato chips kinain. Ikaw, puro healthy kinain mo. Hindi naman sure mananalo ka pag healthy kinain mo. Pero at least, ready yung katawan mo, mas malakas ka. Mat sa tingin ko, mas makakalaban tayo sa virus kung ganito ang kinakain natin. Okay? Mamaya, i-explain ko kung pwede ba tableta na lang. Pero sa pag-aaral kasi, mas gusto nila pagkain eh. Kasi yung pagkain, bukod sa vitamin C, meron pang ibang sangkap na gawa ng Diyos na hindi natin alam na nakakatulong at nakikita nga sa trial na may benefits. Pakita natin, Doc Lisa, itong mga matataas sa vitamin C. Yan, mas mataas pa daw sa orange. Orange, 69 milligrams. Pero marami naman tayo, may lemon, calamansi, suha. Actually, mga gulay mataas sa vitamin C. Broccoli, papaya, okay? Strawberry, bagyo strawberry nila para mura. Ito po, oh, kung may bayabas, bayabas na lang, oh, napakataas. 540%, 370%, sobra daming vitamin C. Medyo mahal ang kale, green pepper, yellow pepper, ito talang mataas. At sili, alam ko maraming mahilig sa sili. Ito po, vitamin C rich fruits, mango, alam niya yung mamaasim, dalandan, lemon, pineapple, papaya. Ito yung mga gulay, kasama ang patatas. Diba, Doc Lisa, mataas ang vitamin C, kamatis at cauliflower. Okay, guava, mataas din. Ewan ko kung anong napapanahon ngayon, papaya ba o guava, pili tayo na mas mura. Ito po, pagkulang ang tao sa vitamin C, ito nangyayari. Ito naman, sobrang kulang, pero bihira na ito ngayon eh. First stage, nangihina siya. Okay, pangalawa,
Pag kulang sa vitamin C, dudugo ang gums, scurvy ito. Pangatlo, anemic siya. Pang-apat, nag-high fever na siya. So, ang vitamin C natin, maganda sa blood vessels, maganda sa balat, sa cartilage, sa muscles, pati collagen sa buto. Pagdating sa tableta, may tulong ba? Para sa akin, actually, sa tingin ko walang masama. Basta low dose lang. Ito lagi tinatanong ko sa mga doctors na gine-guest ko sa dating radio show ko noon. Sabi nila, 500 milligrams of vitamin C, safe. Ako, matagal na uminom ng vitamin C, si Doc Lisa din. Wala na, hindi siya 100% makakatulong, pero sa 500 milligrams, pwede na. Alam ko yung ibang tao gusto ng high dose, mga 2,000 milligrams. Pero para sa akin, hindi ko nire-recommend eh. Kasi meron ding posibleng side effect kung sobra taas. Kasi nga, ang recommended natin, sobra baba lang. Oh. Tingnan nyo. 90 lang nga ang kailangan, tsaka 75 sa babae. Kaya 500 nga, sobra-sobra na yung 500. Pag ginawa mo kasing 2 grams, hindi na natin sure ito. Masusukan na, magtatain na, sasakit antian, baka magka-ulcer, baka masira ang dugo, baka ma-overload pa. So, hindi natin alam talaga kung ganyang kataas ay pwede o hindi. Pero para sa akin, 500 milligrams, no problem. Dagdagan mo na lang ng masustansyang pagkain. Mas safe yon para sa inyo. Iwas sa sakit, kasama na rin yung mga virus. At least, meron tayong ginagawa. Okay po, sana nakatulong tong video. At lemon water, calamansi water, yung mga gusto natin. Ah, isa palang tip. Baka meron baka uminom ng isang basong lemon, isang basong calamansi. Huwag po. Kung gusto niyo ng lemon water, siguro konti lang. Turo ko nga, kalahating lemon, 1 liter of water. Kung calamansi, isang calamansi lang, sa dalawa, sa isang baso, calamansi juice, lagyan mo ng honey, healthy na yun. Huwag din yung purong calamansi, purong lemon, baka masira ang tiyan, mabutas pa ang tiyan natin. Sa tamang dosis lang po. God bless.